ya, lupa. The presence of Major X was felt in 2005 after the establishment of the MPCF band through the creative mind of its trainer, Mr. Andy Campo. At the same time, his band real choreographer up to the present. 14 years in existence na po ang marching band and Major X of Mariners, Legazpi City, Albay! Wow, gusto patunayan ng mga taga-Albay na hindi lang sila mga talented, mga magaganda talaga. Ang mga beauty queens natin, ha? Maraming nanalo sa binibining Pilipino from Albay, from Camarines. Of the band and one of the founding members, Jerry Campo, as we give tribute to his contribution in developing the young musicians of Maragondon. That helps the people of Las Marinas through its different projects. This band has been competing not only in the country but also internationally, and some of their stint include the Malaysian World Band Competition in Kuala Lumpur
And last year at the Bacoor International Music Championship, where they bagged the Marching Chauvin title and the Lani Mercado Trophy. Ooh. Ladies and gentlemen, i-introduce ni Ezequiel ang susunod na band. Go, Ezequiel. The Citizens Brigade Band of Las Mariñas, Cavite! Pinakakilala natin ito. Kaya-kaya. Mauhusay ang mga batang ito. Totoo yan. Actually, nung ano, di ba, unang pasada niya dito ay noong pang, I don't know, 2 decades, 3 decades ago sa piyesa, gumawa ng ingay ang batang ito kasi sila yung unang-unang nagsuot na yung uniforme na nakapalda ang mga musikero. Kaya nagpagulo ang mga taga-Bacoor, talagang naglabasa ng mga bahay dahil ang mga musikero daw ay nakapalda. Kasi 2 decades ago yun. Ayun yung puso na talaga sa mga ano. Ay, ano na. Parang mga Irish. Parang Irish po. Naku, ayan ang sila, oh. Talaga. Thank you very much to the Dragons of the Cabiao Youth Concert Band 88 from Cabiao Nueva Ecija. Maraming yeah, maraming salamat po. Cabiao Nueva Ecija! Rizal.
So, kanya po, ang ating, isa sa ating participants for the marching band show. At at this point, we would like to say thank you sa ating mga sponsors and event partners. And our major sponsors, San Miguel Brewing in Puerto Rico, Gustavo Ganghani, the Department of Tourism, Region 4A, Toyota Bacoor, Habitats, SM City Bacoor, SM City, Manalito. We would like to say thank you sa ating mga sponsors and event partners. Efforts of senior musicians from Cabiao, Nueva Ecija. These musicians were also members of the different sectors of the government such as the PNP, BFP, BJNP, Philippine Army, Air Force, Navy, and the Philippine Coast Guard. Their aim is to impart knowledge about music which can be used to help the youth of Cabiao to finish their studies. Ladies and gentlemen, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang Banda Cabiao Incorporated. Ang Cabiao! In their studies. The band joined numerous competitions in and out of the province in which they bagged awards, such as the Best Marching Band, Best in Drill, Best in Marching, Best Drum Major, and Best Major Rep. As of this day, HRYB is continuously imparting music to the youth of Rosario in Cavite and other neighboring towns as we walk through our ambition to be the best band
in the province of Cavite. Mga kaibigan, isang masigabong palakpakan para sa Holy Rosary Youth Band. Alam niya mga Tierra Alta. Tierra Alta. Para pang mayaman. Tierra Alta. Nanoreleta talig. Ganon. Okay. Ang Holy Cross Band 81 from Noveleta, Cavite.
Banda for our street parade from Bailen, Cavite, St. Joseph Band 98. Ayan, meron na naman trivia si Jonah. Ayan, okay, sabi ko, Jonah. Ang Kuya Kim ng Bacoor. Go, Jonah. Ano ang old name mo ng General Trias Cavite? San Francisco de Malabon. Ayan daw, ha? San Francisco de Malabon. Pagkilanong ng teacher mo. Hello, ayan. O, ayan, magkakagulo na naman ba tayo, mga kapitbahay? Dahil sa mga nakabini skirt na ito? O, masyadong bata. Masyadong bata. Para mga anak lang na bunso. Ayan, masyadong bata. Gusto yung mga taga-Camarines, mga taga-Bukitwal. Ayan. At saka nga naman, mga kabitenyo rin, para mga anak kayo. Ilan po. Thank you.
naman, parang napakaganda ng kanilang mga costume. Yes, from Manila, from Pandakan, Manila. Kumukulita. Ito na, rumarampa na ang Pandakan Community Band. Wow, oo nga. Para mga Egyptian naman ito. Yes. Yung napansin ko mga majorette natin, ano? Parang pang-beauty queen yung mga karampahan, di ba? May pang ano pa kayong binibili Pilipinas pa rin, ha? Oo. August of 2017, nag-grand champion ng baton exhibition at solo majorette competition sa Panay Rizal noong taong 2017. Mga kaibigan, isang masigabong palakpakan para sa Banda 3! Again po at Amadeo Cavite, Banda 46 de la Cruz.
artist na sunod. Happy birthday po bukas. Kasabay po yan ang pagdiriwang natin ng 7th Cityhood Anniversary. Happy, happy birthday po. Happy birthday, sir. Ayan, sir. Ka-birthday niya. Yes. Okay. Happy birthday po. Kasaysayan, sir, di ba? Atagalastina City. Ayan. Ang banda pong ito was formed by the brothers Jose, Jorge, Julio, and Cesar Cristobal noong January 27, 1950. Sa pagpinilan mo, 69 years kasi na ngayon. With the financial support given by Dr. Pablo and Rosario Arevalo, the group was able to purchase the initial set of band instruments. Banda San Jose was able to participate in various fiesta celebrations of different towns and cities. At lagi natin silang bisita dito sa lungsod ng Bacoor. They even extended us to the island of Mindoro. They were also able to compete and win in different concerts, competitions, or certamen during their initial years. Mga kaibigan, mula po sa lungsod ng Las Piñas, ang banda San Jose! Arnulfo Ramos to his son Aurelio Ramos. The name of the patron saint of music was added to the band's name and it called it the Musicians of Saint Cecilia del Pilar Band. When Aurelio died in 2014, the ownership was transferred to his children Katrina Joy Ramos Gabriel and Annie Anthony Ramos. The mission of our band is their band is to be the vehicle of children to get a scholarship in different school through music. Once again, the musician of St. Cecilia del Pilar Band. Thank you.
Maragon doon naman ito mga to. Ang mga Dilawan. Ang St. Jude Band from Maragon doon, Cavite. Para daw refreshing sa mata natin. Oh. Ayan. Yan nga ba sinasabi ko? Oh. Kabiao. May nakikita akong ano. Tingnan mo oh, meron may ano, may karosa. Karbon. Thank you.
Incorporated Poblacion. Kenny Rogers, University of Perpetual Health System Delta Molino Building. Ito na, from Tanayunggal, okay. Ang San Ildefonso Band 78. From Tanay, Rizal. Cavite Cavaliers, together with their motto, Unity and Diversity, the Cavite Cavaliers DBC is a non-profit organization and dedicated their time and effort to the home of the youth of Caviteños in music and proper cadence. It is their pride and honor and pleasure to introduce to you the Cavite Cavaliers Drum and Bugle Corps of Cavite City. Thank you.
drumline. Once again, from Das Marinas Cavite, Music Foundation Band of Das Marinas. Different marching band competition awarded best uniform in Bacoor Festival last 2017. Our band composed of 50 members that are young, talented musicians. Once again, the Unity Band. Bacoor bands natin. Yadang, at tingnan mo ang reaksyon ng mga taga-Bacoor nung sinabi niyo. Yes, makikita niyo na yung iba dyan, mga tiga, ano na, kapitbahay nila. So, eto na. Ay, eto na yung mga ano, mga Becky. Ewan ko ba, pakitid sa Bacoor, ang dami. Ang dami, eto na. Ito yung mga hinahanap ko. Oo. Hindi ako magtataka, susunod yung mga yan, sila yung hinahagi. Tapos gumagano sa Eres, bababa. Ganon. Ganon ka. Oh, ayan na. Banda 8. Oh, ayan na sila. Mga taga-Bacoor. Ano buwa?
Mamaya humanda kayo kay Arman. At ay, ito na mga kapitbahay natin. Ay, kaya pala. Magaan ang loob ko sa inyo. Mga taga-Bacoor na pala ito. Oh, nakita na naman tayo. Ayan. Banda 8. Isang masigabong palakpakan para sa namimisikleta. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo. Ay, ito na ang sure banda nyo! Nagkaroon ng banda muling sumilang hanggang sa nagkaroon ng banda Anak sa Pote. Ang banda Anak sa Pote ay itinatag, I think, noong taong 1925. So sa taong 2025, magse-celebrate na siya ng 100 years niya. Ang banda 96 naman ay 1930, kaya sa 2030 naman siya magse-celebrate ng 100 years. Sobra! Mamaya po makikita nyo. Pero syempre yung mga bata na hindi na yung 100 years old na tumutupog. Okay, so ito na, ang Family Band! Ayan po, ang isa sa mga marching bands natin. Yeah, here dito sa Bacoor. Yeah, ito na, Family Band. O ito na, mga paborito ko. Mga inaabangan ko, mga ining. Kuya at alam mo ba, Miss Zang, ay kaya Jonah po. Ay, pagkaroon ng mga to, Kuya King. Ayan. Ayan, Miss Zang and Kuya Jonah, alam niyo po ba na ang City Government of Bacoor through our City Mayor Nadi Mercado Radilla ay patuloy po na sumusuporta financially, lalo-lalo na sa mga uniforms po ng ating mga banda mo, diba, yung sa ating City Marching Bands in the City of Bacoor. Talaga pong patuloy po yung financial assistance natin na binibigay dyan para sa kanilang mga uniforms and other expenses din po. At syempre, meron din po tayo dito yung drum and drive. Tapos yung mga estudyante naman po natin. Ayan po, patuloy po rin po tayong nagbibigay ng mga yung mga music equipments po, ayan, sa kanila. At syempre, tulong din po sa kanila mga uniforms. At ayan, nakakaroon din sila ng competition. I think, ngayon ba ko out test, diba? Ayan, just September naman. Oo naman, diba? Support na support ang ating city government sa ating mga ganyan. Yeah. Kaya tinanong ng inspire, wala pinipili. LGBTQ pwede. Talagang pwedeng sumali. O, oh, temo si Kuya, ha? Height doesn't matter. Talagang sa sinusunod ng bandang ito. Ng Family Band. Thank you.
Stig si Kuya. Lani Mercado Redilla, kasi in one of the in one of the speech na ginawa niya, she was very firm in saying na ang kultura, ang kasaysayan, ito ang kaluluwa. Na naman sila. Sinasabi ko na. So ito lang talaga nagpapatunay yung sinasabi ni Jonap talaga. Nagsiksika kayo lahat. Ayan, mamaya iniantay na kayo ni Arman at Aisa sa susunod na stage. Ayan, di ba? Nakita mo naman, mga bata pa lang talaga, hinokaw na natin dito sa Bacoor. Oh, they're so cute, oh! Napasok ko yan kay Jonap ngayon. Ito si Jonap. Follow. Ito, para ako ano eh. Para ako nag-enroll ulit sa elementary, high school, mga ganun. Sige, Kuya Jonap, explain mga sa akin. Oo, text. Yung pagkatapos dumaan. Ng banda na ito. Patapos dumaan ng Power 7 Youth Band. Kwentuhan mo kami yan, Jonap. Germany ngayon naman po. Na another Maligsi, yes, Uno another, 45 Incorporated. Another band from the city of Bacoor, ang Banda Maligsi. Banda Maligsi. Uno, 45. Ang ganda naman ng mga Patridia mo. Sige, after niyan, kwento ulit. Oo. Nakikinig pa kayo, mga bata? So, yung kanina nga, ang pinagmula ng anak sa Pote and 96 band ay ang bagong sila. Kaya pa-picture kayo dito. Mga ano pala po. And syempre, tayo magse-celebrate na ng 350th founding anniversary. Correct. Di ba po? On September 29, Cuba. Tama. 2021. Banda Maligsi, Uno 45 Incorporated. Yeah. Bampira to. Feeling ko bampira to eh. Si Jonap. Sa dami na lang. Oo. Ano yung pelikulang ano? Yung Agosto 1 po. Ha? Twilight? Hindi. Twilight ba? Feeling ko gumawa ng Twilight version ng Cavite si Jonap. Ano yun? Ito si Jonap, yun ang ano talang buhay mo, Jonap. Parang pang Twilight. So, eto na ang St. Michael's Symphonic Band. Okay. Ay, mga Amerikana. Mga Blondie. Oo, mga alipin ng peroxide. Oh, gaganda. Mga galit na naman si Arma.
Alright, ito po ang ang banda uno. Alright, so malapit na po natin mapanood ang kaabang-abang na pag-sasama ng dalawang anang matandang, pinakamatandang banda dito sa lungsod na Bacoy, ang anak Zapote at ang banda 98. Ayan, mamaya po yan. At muli po sa ating mga kapapakorenyos, mamaya po, right after na ating sweep parade, ayan po, we are inviting you to watch naman po yung ating drill and show competition na gaganapin po sa Strike Gymnasium. 1 PM po yan sa Bacoor Government Center. Ayan po, 2 PM po, ayan. So, sana po makanood kayo. Ayan, sa video. Eto na, ang Banda Uno, Bacoor, Cavite. That because they didn't know. Tapos nung June 13 naman, I think that's the 120th anniversary ng pagkawasak ng kampanaryo ng simbahan natin because of the Filipino-American War, which I think hindi rin na-celebrate ng simbahan kasi hindi rin nila alam. So, marami talagang mapupulot. Pero bago ang lahat, natin mamaya. Yes, eto na muna ang Our Lady of Mediatrix Band. So, dapat pala tayo magpakwento tayo kayo. Actually, kasabay yun ng pangalawang Battle of Zapote River. Nung nagkakaroon ng labanan doon, may labanan din ng bombahan dito. Kasi yung mga katipunero, nilagay nila yung mga kanyo nila sa kampanaryo. Tapos yung mga barko ng mga Amerikano, yung makulok, na andyan sa Manila Bay. So pagbomba, tinamaan ang simbahan. And even the old altar ng church ay nasira. Kaya may litrato yung mga Amerikano na nasa loob sila ng simbahan na sobrang liwanag kasi tira na yung altar. Kaya pala, very rich culture. Pambira nga. Pag-alab niya yung unang-unang barangay captain. Ang unang presidente municipal naman sa ay si Don kagawad. Felix Cuenca, na ang puntod ay nasa loob ng simbahan. And then the first mayor is yung grandfather ng nanay ko, that's Mayor Luis Javier Landas, na kasama ni General Mariano Noriel na nagbalik ng independence ng Bacoor from Imus. Kaya marami tayong boundary dispute sa Imus kasi ang Bacoor ay ibinigay ng mga Amerikano sa Imus for 5 years. Sa kaya sabi ng nang nagtumutugtog ngayon, sila daw ang Banda Dos Panalo. Another band. Ayan, ang Banda Dos Panalo. Another Bacoor band. Ayan.
So malapit na ang pinakahintay natin. Sundan sila. Agad bahay kayo kamag-anak. Tanungin niyo si Jonah, bakilala niya. Bakilala pa yung mga kamag-anak ko. But anyways, ang susunod pa natin, susunod na banda ay is the San Lorenzo Ruiz Band 2003 Incorporated. Ayan, alam mo si Kuya kanina malaki-laki yun, nangayaya. Si Yahoo. Nangayaya si ate. Oo, mga Hunger Games naman. Kanina, Game of Thrones, yung mga ano, yung mga pa-outfit. Ay! Makulimlim ang paligid, girl, oh! Makulimlim ang paligid sa mga kene. Naku, makulimlim, oh! Ay! Yan na nga ba? Alam mo, tourist attraction na kayo sa Bacoor, ha? Kayo, ha? In fairness, ha? Ito mga to, oh. Ito ang future of Bacoor, Santa Cruzan. Ayan. Kasi tapos na Santa Cruzan, dito na sila. Ha? Pa? Yan ang nga ba sinasabi ko, eh. Ayan. Ang San Lorenzo Ruiz Band, 2003 Incorporated. Kumanda kayo na yan, hanapin yung pagulo, si Ate Arma nyo, si Ate Aysa nyo. Inaantay na kayo. Mga batang to, oh. Tawag kayo ng tatay nyo, ha? Nabangan kayo sa kanto. Sain na daw ba kayo? At syempre, miss lang yung mga members ng ating mga color guards. Nalaki kita natin eh. Mga estudyante natin from Bacoor National High School. Ah, estudyante sila from Bacoor National High School. Yeah. Alright. Iba naman na mga Friday schools here in the city. Oo. Ah, halo-halo. Oo, halo. Pak! Ganyan lang mga bata. Tapos na ang Santa Cruzan, pag marching band naman, pagdating ng June. Ay, iba. May papayong. Ay, iba. Ay, iba rin talaga. Maganda yung payong yun. Pag namalengke ko, gagamitin ko yan. BMBC Strategic Partners by Bacoor Marching Band Association, BMBA, Philippine Drum and Lyre Corps, Associates Incorporated, PD Live, Color Guard Alliance of the Philippines Incorporated, Drumlines, the Philippines VLP, and Philippine Baton Twirling Association Incorporated, PBTA. At syempre, eto na ang the original band of Professor Hilarion F. Rubio. Thank you.
St. Michael the Archangel Church, Barangay Tabing Dagat, 8 AM po yan. And June 29, One Zumba Nation at Bacoor Government Center, BGC Grounds, 5 PM. And June 21 to 30, yung ating DDI Trade Fair at SM City Bacoor and SM City Molino. So, eto na ang banda, El Gobernador! Ay, tanghalig dapat, ha? Kumakartwheel. Iba rin ang energy ng mga batang ito. Ayan, nagkakagulo na naman. Ayan na naman ho. Si Wonder Woman, Bacoor version. Ayan. Mga binibini ng Bacoor, sabi sa inyo, tabi-tabi. Tabi-tabi po tayo. Tabi-tabi po tayo. Isandaang taon by 2025 at ang banda 96 na magdiriwang naman ang kanyang ika-isandaang taon by 2030. Mga kaibigan, bigyan po natin ng paggalang ang bandang Daraan. Tayo po ay magsitayo at bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan, ang banda Anak sa Pote at ang banda 96. Okay.
inumsan na Bacoor ang pagsasama ng banda ng Bacoor sa East at Anak sa Bote Bacoor.